Cedric Lee, Denis Cornejo at dalawa pa na habang buhay maghihimas ng rehas ayon sa desisyon ng korte matapos mahatulang guilty sa illegal detention ng Taguig Court. Inatulang guilty sa kasong serious illegal detention for ransom ng Taguig Regional Trial Court, AQC, Branch 153, sina Cedric Lee, Denis Cornejo, Ferdinand Guerrero at Simeon Raz sa kasong isinampa laban sa kanila ng aktor na si Vung Navarro. Sina Lee, Cornejo, Guerrero at Raz ay guilty beyond reasonable doubt at sinentensyahan sila ng reclusion perpetua ayon sa korte. Kinansela na rin ng korte ang piyansa ng mga akusado. Personal pang dumalo sa promulgation sina Raz at Cornejo na agad dinakit. Samantala, naglabas naman ng warrant of arrest ang korte laban kina Lee at Guerrero. Makakapag-apila pa naman sila sa mas mataas na korte, subalit sila ay mananatiling nakakulong habang dinidinig ang kanilang apela. Sa kaso naman nila Cedric Lee at Guerrero, kailangan muna nilang sumuko sa korte o kaya ay maserve ang warrant of arrest na inilabas sa kanila bago sila makapag-apila. At sila din ay makukulong habang dinidinig ang kaso nila sa mas mataas na hukuman. Kapapasok lang po na balita, pinatawa ng korte ng Taguig ng habang buhay na pagkakakulong ang negosyanteng si Cedric Lee at model na si Denis Cornejo. Yan ay matapos sa tulang guilty para sa serious illegal detention for ransom na inihain laban sa kanila ng TV host na si Vung Navarro. Bukod kay Lee at Cornejo, dawit din sina Ferdinand Guerrero at Simeon Raz. Dahil dito, agad kinansela ng korte ang bail ng mga akusado. Dumalo sa promulgation sina Raz at Cornejo. Naglabas naman ng arrest warrant ang korte laban kay Lee at Guerrero. Nag-ugat ang kaso sa nangyaring pambubugbog kay Navarro noong 2014. Kaugnay pa rin po ng hatol ng korte sa kasong serious illegal detention for ransom na inihain ng host na si Vung Navarro. Makakausap natin ang legal counsel ng aktor na si Attorney Alma Malyonga. Attorney, good morning po. Aarestuhin na ho ba itong mga akusado? Yes, it is true that this morning the court, there was a promulgation of judgment and the decision of the court was to convict all the accused, apat sila, no? Mm-hmm. Si Cedric Lee, si Denis Cornejo, si Ferdinand Guerrero, at saka si Simeon Raz. Mm-hmm. Ang sabi ng court, lahat ng elemento ng serious illegal detention were proven beyond reasonable doubt. So, mm-hmm. Ang mangyari dito, dahil the court already does not entertain any doubts about the guilt of the accused, ay sila ay ipapakumit na immediately. Mm-hmm. So yung kanilang bail, hindi na pwedeng magsilbing obstacle dun sa pagkakulong sa kanila, although they tried. Mm-hmm. And since si Cedric Lee and Ferdinand Guerrero were not in court, pinapa-aresto sila ng korte. So mm-hmm. in effect, ang mangyayari ngayon is the eventually, all the accused will be committed as mm-hmm. soon as Cedric Lee and Ferdinand Guerrero are found. And in the case of Denis Cornejo and si Simeon Raz, as soon as the proper papers are processed. So, ibig sabihin, kasi sa pagkakaintindi ho namin, attorney, no, base sa detaling nakuha namin, umaten sa promulgation si Denis Cornejo, pati ho si Simeon Raz, ibig sabihin nun, nasa poder ho sila ng korte ngayon? Paano? Yes, nasaan ho sila that ngayon? That is true. That is true. And pinapakumbit na sila. Mm-hmm. So, may proseso for that purpose in order that they can be formally committed. But they will be committed. Ibig sabihin, mapupunta na sila sa preso. Okay. Si Vung Navarro po, attorney, nakausap niyo na po ba? Ano po ang reaction niya? Of course, si Mr. Vung Navarro is very thankful. Masayang-masaya siya na after, 10 taon ito? Mm-hmm. Yes, no, 10 taon after 10 years kung saan ang daming nasabi, ang daming mga kaso na final sa kanya, na ang Supreme Court mismo nagsabi, walang kabase-base yung mga kaso na yon, pero na-detain pa siya, hindi ba? Pero sabi ng kahit na sinabi ng Supreme Court, walang kaso. But pinaka-importante, justice has been served. Ang sabi ni Mr. Vung Navarro noon pa na yung daan sa kusisya, sometimes bako-bako siya, but at the end of the day, ang importante, dumating tayo dun sa tamang destinasyon. Mm-hmm. So, si Mr. Vung Navarro expressed his gratitude, masayang-masaya siya sa lahat ng mga support sa kanya, sa mga naniwala sa kanya, nagpapasalamat siya.
Inutusan din ng RTC ang mga akusado na bayaran si Navarro ng 100,000 pesos bilang civil indemnity, 100,000 pesos bilang moral damages, at 100,000 pesos bilang exemplary damages. Bagamat hindi dumalo si Navarro sa pagdinig, sinabi ng kanyang legal counsel na si Atty. Alma Malonga na tinanggap ni Navarro ang desisyon. Matatandaan na noong 2014, si Lee at ang kanyang grupo ay inakusahan ng pagkulong kay Navarro na kung saan binugbog ito at nagdulot ng malubhang pinsala sa kanyang katawan.